ang 2022 Yamaha Mio Aerox 155 SABS. Nasa harap natin ngayon mga tol ang mas pinaangas pang Mio Aerox 155 SABS. So ito po ang latest color variant niya na available na ngayon dito sa Pilipinas. At itong unit na to mga tol ay available dito sa Nemar Yamahalian, Batangas. Isa-isahin natin mga tol ang specs and features. Bago ang lahat, pakisubscribe muna ng ating channel at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago akong upload. At meron din po tayong Facebook page, Vince Moto Vlog. Paki-like and follow na rin mga tol. So ito pong nasa harap natin ngayon mga tol ay may color combination na matte white, gray at black. At talagang napaka-premium din talaga mga tol ng kanyang color combination. Ito po ay S version, it means meron po siyang stop and start system at nakakilis na rin to mga tol. Then meron din po siyang ABS o anti-lock braking system. Pagdating dito mga tol sa front end, napakalinis at minimal lang din ang kanyang decals. Meron lang siya ditong decals na Mio Aerox S at Yamaha. At siguradong quality ang sticker at napaka-durable niyan, hindi basta-basta natatanggal, ulanin mat at arawin. Then dito sa head cowl mga tol, black lang siya at meron niyang maliit na visor mga tol. At may naka-emboss dito na blue core. Then dito sa part na to, ang ganda din ng pagka-black at may emblem ng Yamaha. Pagdating dito mga tol, matte white lang siya. At dito sa front fender mga tol, halata mo na agad na durable siya. Hindi agad-agad masisira at may decals pa rin siya ditong Yamaha. At dito ay ABS. At andito ang napakabagsik na itsura ng headlight at daytime running lights. Talagang napaka-sporty niya mga tol. Ang maganda dito ay LED na ang ginamit, kaya talagang maliwanag yan sa gabi. Same with taillight mga tol, maliit lang siya pero ang lakas ng dating at LED din yan mga tol. Then sa mga signal light ay bulb type po ang ginamit. At kahit ganito ang pwesto niya, matibay naman yung pagkakalagay niya dito. Hindi siya madaling mababali. Then meron tayo ditong LED light para sa plaka. Ang ganda ng design ng mga side fairings nito mga tol, napaka-aesthetic ng dating niya. Dito sa bandang harap ay meron siyang decals na 155 na may pagka-tribal yung datingan. At syempre may emblem ng Yamaha at meron ditong VVA variable valve actuation. At dito naman sa signature X design ng Aerox ay may decals mula dito ay Mio Aerox S. O diba ang ganda? At isa sa nagustuhan ko dito mga tol sa Mio Aerox, meron siyang matting na talagang durable at hindi agad masisira at talagang makapit din siya mga tol. Hanggang dito mga tol, meron siyang decals na liquid cool, then dito ay may emblem ng Yamaha. Pagdating dito mga tol sa upuan niya, nakabalot pa siya ng plastic, nahiya naman akong tanggalin pero maganda yung quality niya mga tol. 2-tone seat siya mga tol, mas magaspang yung leather na ginamit dito sa upuan ng rider. Then sa upuan ng OBR, tingin ko makapit naman at meron pa siyang nakatatak dito na Aerox. At may tahi pa siya mga tol, kaya talagang nagmukhang premium itong upuan ng Yamaha Aerox. Napaka high quality din talaga mga tol na ginamit dito sa footrest para sa back rider. Pagdating sa makina mga tol, ginamitan po ito ng 155cc engine displacement, liquid cooled, kaya talagang makakatagal sa mga long rides. 4-stroke single overhead cam, 4-valve single cylinder fuel injected VVA blue core engine. Kaya talagang napakaganda na ng performance ng makina nito mga tol. May power siya between low RPM to high RPM, yet nakukuha pa rin yung magandang fuel consumption na umaabot ng 45 to 50 kilometers per liter. Samahan mo pa ng stop and start system kung saan tumutulong din para mas makatipid sa gasolina itong Mio Aerox 155. Automatic na mamamatay ang makina nito pag huminto. Example ay sa traffic light. Hindi siya mag-aaksaya ng gasolina mga tol pag nakahinto. Then after ilang segundo pihitin mo lang ang throttle, mag-start na ulit ang makina. Equipped na nga rin pala ito mga tol ng SMG o Smart Motor Generator. Kaya wala ka nang maririnig na ingay ng starter pag pinaandar mo to. Dahil talagang napaka-smooth na niyang paandarin. Meron naman po itong max power output na 11.3 kW at 8,000 RPM at max torque na 13.9 Nm at 6,500 RPM. Connected to a V-belt automatic transmission.
Pagdating sa meter panel, mga tol, fully digital na po ito at equipped po ito ng Y-Connect kung saan pwede natin i-connect ang smartphone natin gamit ang Y-Connect app. Dahil dito, pwede natin makita sa panel kung may nag-message o kung may tumatawag sa cellphone natin. Then sa ating smartphone, pwede natin makita sa Y-Connect app ang last parking location, average fuel consumption, or kung kailangan mo na bang palitan ng langis si Aerox. Sa mga handlebar switch, mga tol, dito sa kaliwa, meron tayo ditong control para sa ating meter panel. Then high and low beam turn signals at busina. At syempre maganda din tong handle grip niya, mga tol. Then dito sa kanan, meron tayo ditong switch para sa stop and start system, hazard light switch at electric push start. At dito sa kanyang susian, ginamitan po ito ng Yamaha Smart Key System at equip po ito ng answer back function para mas lalong convenient pag hindi mo makita sa parking area dahil pipindutin mo lang sa remote at tutulog na tong Aerox. Then meron na rin po itong anti-theft alarm for more security para dito sa Yamaha Aerox natin. Sa tabi ng susian, mga tol, may dalawang button para sa upuan at gas refiller. Napaka-convenient dahil isang pindot lang open na agad ang ating upuan, ganun din sa gas refiller natin. At napaka-convenient din tol pag magpapagas dahil hindi mo na kailangan bumaba ng motor. Dahil dito nakapwesto ang gas refiller natin at meron po itong fuel tank capacity na 5.5 liters. At dito mga tol sa kabilang side meron po ditong power socket para sa ating mga mobile gadget. Pagdating sa suspension, ginamitan po ito ng telescopic fork dito sa harap at meron siyang parang cover sa pinaka-tube protection sa mga talsik ng bato para hindi madamage yung tube natin. At naka-dual shock absorber naman sa likod kaya siguradong matatag sa long ride. Pagdating dito sa mga gulong, mga tol, malalaki yung ginamit na gulong dito kaya maganda ang stability nito lalo na sa mga long ride at sa mga kalsadang hindi ganun kaganda. May sukat ito sa harap na 110 over 80 rim 14 at 140 over 70 rim 14 naman sa likod at tubeless na din to, mga tol. Sa braking system, mga tol, meron tayo sa harap na hydraulic disc with single piston caliper at naka-drum brake pa rin siya sa likod pero equipped na po ng anti-lock braking system sa harap. Kaya goods pa rin pagdating sa performance ng braking nito. Pagdating naman sa seat height, mga tol, meron itong sukat na 790mm at may ground clearance na 145mm. Then ang kanyang timbang ay 124kg. Overall talagang astig pa rin itong bagong Yamaha Mio Aerox SABS at talagang napaka-premium niya, mga tol. Sa ngayon po ay ang SRP ng isang to ay 147,000 pesos at available po yan dito sa Nemar Yamaha Lian Batangas. Kaya sa mga gustong mag-avail, mga tol, punta lang po kayo dito sa mga malapit sa area na to. So anong masasabi niyo, mga tol, dito sa bagong variant ng Mio Aerox 155 SABS? Comment your thoughts, mga tol. So hanggang dito na lang muna, mga tol, kung bago ka lang sa channel na to, please consider to subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago akong upload. Maraming salamat, mga tol, always ride safe and God bless.